sa banal na pagdulo. Inaamanin ko sa mga pagdulo ng Diyos at sa inyong mga kapatid na nagpapang kasalanan sa isip, sa liga, sa loob, na sa aking pagdulo. Kaya sinasama ko sa pagdulo ng pagdulo sa lahat ng mga pagdulo ng pagdulo at sa inyong mga kapatid na ako ay kailangan sa Panginoon ng ating Diyos. Bawa ang tayo ng magpapangyari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Ama namin, mga Panginoon, ang pagkalorong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa inyag. Upang ipinagdiriwang namin ngayon ang buong halang, ay isang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay buwabati sa mga kapatid ng Intil sa Antioquia, sa Syria, at sa Cilicia. Nabalitaan namin inuuro kayo ng ilang kasamahang galing ng dinig, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nagbibiling kaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon, Heso Kristo. Sinusubukan namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyong ng Espiritu Santo, ang naming pasyon namin ay huwag na kayo atasan at iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihando sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga bagay nito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayuhan ng mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipo nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
para mo sa katuparan ang pag-ibig na katulad
na ginawa ni Jesus. Uli ko ay tayo babalik tayo umuwi sa karangalan na binyag. Pero kung gusto, hindi lang ako sa karangalan ng binyag. Saan pa doon? Sa karangalan ng aking pagkatingka. Bakit? So, ayon po sa aklat na Genesis, ayun o, tayo ay ginawa ng Diyos ng kalarawan niya. Nilikha tayo ng Diyos ng katulad niya. Kaya bahagi yung pagtulos na kung saan ay makita po natin. Sabi mo ay babalik at babalik tayo doon sa ating kakanyahan. Yung ating identity. Ano yun? Na tayo katulad ng Diyos. Bakit natin magagawa ang ipinagagawa sa atin ng Diyos? Kasi tayo ay kawangis ng Diyos. Sa biyaya ng aming pagkatingka at tayo'y mga anak ng Diyos sa biyaya ng aming pananampalataya. Kaya bahagi yung nakunsan ay makita ko natin. Sabi nga, babalik tayo, ba't mo kaya umibig katulad ng pag-ibig ni Jesus? Kasi anak ako ng Diyos. Kawangis ako ng Diyos. So, bahagi ko na kung saan ay doon tayo kinakailangan ibalik. At makita natin yung ating pagkaunawa na kaya natin ito magagawa. Ay tayo ay kawangis ng Diyos. Kawangis ng Diyos. Ulitin ko ulit, ano? Yun yung pinagdadalingan natin ng iyong matawihin katulad ng pag-ibig ni Jesus. Para maligtas. Bagamat yun ang patutuhuan natin, but it is not the reason. Kasi parang sinabi ko na, kaya ka gagawa ito. Hindi ko magagawa yun. Kasi bakit? Kung ganun yung klase ng kaisipan mo, parang sinabi mo na, hindi mo na rin magagawa yun. Bakit? Kasi parang yung pag-ilos mo, ang pag-ibig mo is something to be earned. Para baka pinakailangan mo munang pagtrabahuhan para makamit mo ang kaligtasan. Bagamat maliwanag mo na kinakailangan namin ng pagsasali. Kinakailangan natin ng pagpapraktis. Pero yung kadahilanan, ang kadahilanan na hindi sapagkat ito'y bagay na nais namin makamit. Hindi. Ang kadahilanan ay ano? Ito tayo. Ito tayo. Tayo anak ng Diyos. Kaya tayo pwedeng magmahal katulad ng Diyos. Yun po yung medyo mabigat. Kaya namin kayang magmahal katulad ng Diyos. Kasi tayo ay kawangis ng Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, yung pinagagawa ng Diyos is not super added. It is not super added. It is what we are. Yun ang aming identity. Ang magmahal katulad ng pagmamahal na Jesus. Bakit? Kasi tayo ay kawangis niya. Kawangis tayo ng Diyos.
Kaya nga, makita po natin ang isang pagkilos ng isang tao ay isang pagkilos na alinhan. Sabi nga, nagpapakita ng iyong kamar. Nagpapakita ng iyong kamar. Kung gumagawa ka ng mabuti, kung anong ginagawa mo sa daliwig na ito, ay kaya mo ginagawa yun. Kasi yun ikaw. Ikaw yun. Kung gumagawa ka ng masama, bakit? Kasi yun ang pagkakilala mo sa sarili mo. Masama ka. Pagka gumagawa ng mabuti, kasi yun ang pagkakilala mo sa sarili mo, mabuti ka. Either consciously or either consciously. Maaaring hindi ka aware. Maaaring alam mo. O kahit na hindi mo alam. Maaaring yun ang pagkakilala mo sa sarili mo. At ang mga gumagawa ka ng masama. Kasi ang pagkakilala mo sa sarili mo, masama ka. Or, ang nasa isip mo lamang ay yun ay ikaw. Kasi ginawa ka ng masama. Kaya akala mo sa sarili mo, masama ka. Kaya doon tayo babalik sa pagkaunawa. Kaya ngayon, utos ng Diyos na mag-ibigan kayo matulad ng pag-ibig ko sa inyo ay isang bahagi na kung saan kaya natin magagawa. Kasi kaya natin. Kaya natin. By virtue of creation and by virtue of baptism. Sa pamagitan ng pagkalikha sa atin ng Diyos at sa pamagitan ng aking binyag. Sa pamagitan ng binyag. Kaya bahagi yun ang pagkilos na kung saan ay hindi yung sanayo natin sa aming sarili. Ang umibig katulad ng pag-ibig ni Jesus. Kaya kinakailangan i-practice namin, kinakailangan i-practice natin. Pero naman, ang unang-unang makita namin nga rin, may kakayanan tayo. At yung kakayanan na ito'y binigay sa atin ng Diyos, hindi pinapagawa ng Diyos ang isang bagay. Sabagat, kinakailangan pa natin pagkabawalan. No? Hindi. Kaya pinagagawa sa atin ito ng Diyos ng alam. Kasi, to exercise of what we are. Hindi lamang siguro rights and privileges. Ngunit, kapag bumibig ka sa kapwa mo, katulad ng pag-ibig ni Jesus, alin, ikaw yun. Ikaw yun, ano yun? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi kung isa kaya tayo nahihirapan na pagpugod sa pagdaya na ito na umibig katulad ng pag-ibig ng Diyos ilin, ha? Ano nasa isip natin? Sabi nga, it is a change of framework. It is a change of tawagin po natin ay pagkaunawa. Change of worldview. Change of what we believe. Kaya natin itong magagawa sapagkat yun tayo.
Hindi pa yung bagay na kapag kong magkakawalan. Kasi pagtatrabahuhan mo pa. Para baga isang bagay na hindi ipinagkaloob sa loob ng Diyos. In short, nasabi mo, ba't magagawa? Hindi mo magagawa yan. Kung kalimutan sinasabi ng tango na yun. In common terms, ano sinasabi? Hindi mo kaya yan. Kasi bakit? Ako lang ako eh. Yun ang kalimutan sinasabi natin, tao lang ako. Ang sinasabi ni Jesus, bakit mo magagawa yan? Kasi, tao ka nga. Pero hindi ka lang tao. Kawagos ka ng Diyos. Kalahati lang yun. Kapag nawala sa aming kaisipan, na tayo kawagos ng Diyos, kapag nawala sa aming kaisipan, na tayo anak ng Diyos, hindi natin magagawa ang umibig ng katulad sa Diyos. Bakit? Paano mo magagawa ang isang bagay na wala kang makayalan? Kaya pa kung isang masabi na rin eh, parang hindi mo magagawa yan kasi I am wala akong makayalan na mo isang kumara niya. Kasi hindi ako yan eh. Ito yung natapad na mo na dapat na mga kagamit para magawa natin isang bagay. Maging maliwanag sa akin na kaya mo yan kasi may kakayanan ka. Kasi anak ka ng Diyos. Kasi kawagis ka ng Diyos. Kaya ayaw mo magmahal. Katulad ng pagmamahal na katulad ng Diyos. Kaya mo magmahal kahit hindi ka sinusubulian sa iyong pagmamahal. Kaya nga, sabi mo nga kahapon, kung ang pagkaunawa lamang natin sa ating gawain, kaya ka lang nagmamahal kasi sinusubulian ka, pamatayan lang yun ang tao. Pamatayan lang yun ang tao. Hindi pamatayan ng Diyos. Kaya bago yun ako sa akin, makita ko natin at sabi ng pag-isa, sinasabi ng tao na kapag ikaw nagmahal at hindi ka sinusubulian, anong sinasabi? Palagi ako lugi. Well, kung ang pamamahayin ko, katulad ng pamamahayin ng tao, palagi kang lugi. Pero kung ang pamamahayin ko ay pamamahayin ng katulad sa Diyos, hindi ka pwedeng maging lugi. Bakit? Ganon yung pagmamahal ng Diyos. Na nagmamahal ka kahit hindi ka minamahal. Hindi ka lugi, bakit? Kasi ang pagmamahal mo katulad ng pagmamahal ng Diyos. Hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Kaya ito yung ipanalangin natin sa harapan ng buong nakapal. Mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Italangan natin sa harapan ng buong nakapal. It is not a question ng pag-ibig. Ito yung katanungan kung anong uri ng pag-ibig. At sa kayo ng buhay kay Paul, John Paul II, na nagalabog ka to come out from the void. Yung pagmamahal ng Diyos, bakit ka makapagmamahal matulad ng pagmamahal ng Diyos? Kasi, una-una, maramdaman mo na ngayon, minahal ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Doon magmumula yung uri ng ating pagmamahal sa iba. Kung naiintindihan natin na minahal ka ng Diyos, karapat dapat ka bang mahalin ng Diyos? Karapat dapat ba tayong mahalin ng Diyos? Hindi.
Sino tayo para panapagdaman ng mahal ng Diyos? We do not deserve to be loved by God. Pero bakit? Minahal niya tayo kahit hindi tayo panapagdaman. Kasi hindi magdadagdag ng kanyang mga mahal, ng kanyang pagkatao, kung mahalin ba tayo o hindi. Pero kaya na tayo minahal sapagkat hindi siya magiging Diyos sang alon sa ating pagkaunawa. Kaya kinakailangan ng alin, kinakailangan ay maging maliwanag sa atin. Maliwanag sa atin yung karanasan at kalinangan natin. Minamahal tayo ng Diyos. Doon magmumula kung paano tayo magmamahal sa iba. Kasi minamahal tayo ng Diyos. Not because we deserve, but because gawa ng pagmamahal ng Diyos. Ginawa ang makita ko natin, minahal ka pa ng Diyos. Ano meron ka kung ba't ka minahal ng Diyos? Hindi ko. Wala akong meron. I have nothing to be loved by God. Ano meron ba ako na minahal ng Diyos? Wala ako. Have you realized that? Naiintindihan ba natin na kaya tayo minahal ng Diyos isa pagkat wala tayo? Wala tayo. Anong meron tayo? Anong tayo na meron ng Diyos? Anong meron tayo na wala ang Diyos? Wala. Pero, minahal pa rin tayo ng Diyos. Unless we realize that doon lamang tayo makapagmamahal. Katulad ng pagmamahal ng Diyos. Hindi yung madali. Bakit? Ito yung pagmamahal ng katulad ng Diyos. Pero paano natin magagawa? Maramdaman ko na sa akin na minahal tayo ng Diyos. Hindi gawa ng mayroon tayo. Ngunit minahal tayo ng Diyos. Gawa ng kawala natin. We have nothing to be loved for. At yun, natawa yung makita ko natin. Kasi yun ang pamamaraan ng pagmamahal na dapat natin pakita sa iba. Ba't mo minahal yan? Kasi sana pakita natin ay, kasi ako'y nagmamahal. Hindi siya pagkat may makukuha ako. Kasi yun ang pagmamahal ng Diyos eh. Minahal ba tayo ng Diyos kasi may makukuha siya sa atin? Wala. Pero, nagmamahal siya. Kahit wala siyang makukuha. Bakit? Ganon yung pagmamahal. Nagmamahal kahit wala akong nakukuha. Sana po paramdaman sa akin na ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi ka minahal sapagkat okay ka. Hindi ka minahal sapagkat maganda ka. Hindi ka minahal sapagkat kung anong meron ka. Minahal ka ng Diyos kasi bakit? You are nothing. You are not anything in the sight of God. Kaya ka minahal ng Diyos eh. Kasi wala ka. It is in our nothingness that God has loved us. Sana po maramdaman natin yun. Maramdaman natin. Kasi yung ating maramdaman na rin yan. Siguro minahal ako ng Diyos kasi mayroon ako nito. Kinakailangan akong baguhin yun. Kasi hindi yun ang dahilan. Kaya bakit kinakailangan akong baguhin yung ganang lasa ng kaisipan? Kasi kung hindi natin mababago yun, hindi natin masusunod yung pinagagawa natin. Alin yun? Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi hindi tayo minahal ng Diyos eh. Gawa lang mayroon tayo.
Minahal tayo ng Diyos kasi wala. Wala ang tayo. We are not. Yan, kung ikay nagmamahal sa isang bagay, huwag na sa isang bagay, sa isang tao. Because he or she has nothing. Ah. Tumutupad ka na sinabi ni Jesus. Nagmamahal ka. Katulad ng pagmamahal ni Jesus. Ang maraming pagkakanyari at tunay ng marama at ikaw ay aming pasalamatan.
Kayo'y pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas umamang tupa na tumungo sa alam. Ang katawan naman ang usap mo sa bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang naghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilulugdan ng dating pag-aalay. Ang bago mo sarili ng naman ang mong sa Yesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang kagampana at pari naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ipinukod. Kaya kay sana ang mga anghel, sisigawin ng pabuli sa iyo na walang pahil sa kalamitan. Kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Kaya hindi naman umatapos sa makuna ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ulang kagatapan. Ang aking dugo ay umuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Pinaborita namin ang pagkamatay na yung anak na sa amin at ligtas kayo ng kanyang muling pagkabuhay. At pag-apyat sa kalamitan sa manlalaman kanyang pananabig ay pinanabigan kaya bilang pasaran ng aming inyari sa loob ang buhay at manal ng pag-aan nito. Tungayan mo ang handog na ito na yung simpaan. Masan mo ang iyong anak na nag-aloy ng kanyang buhay upang kami ay ipag-ipagkasundo sa loob. Lobin mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo. Ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahon na kamalaga sa iyo. Tulungan naway niya kami magamit na iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos sa mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, isang martir na lahat ng mabanal, na ang inaasar lagi na nag-iusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong lindig, patadagin mo sa pananampalakay at pag-ibig. Ang iyong simbahang naglalambay sa lupa, kasama na iyong lingkod, na si Francis Binaventura, ang dalang mga obispo at buong kapalian, at ang iyong hiniling sa bayanan. Tingin mo ang mga kailangan na iwag ka na ngayon, inipon mo sa iyo.